pang hinahanap mo. Bakit mo ba ako ginugulo? Kailan pa ng gulo ang nagmamahal na tao? Masisiraan ka na ba ng ulo? Masisiraan ako ng ulo pag mayroong masama mangyari sa'yo. Kung may masama man mangyari sa akin, yun ay dahil sa kagagawan mo. Rosario, hindi ako masamang tao. Ikaw masamang tao? Hindi ba ikaw ang bumasag sa salamin ng sasakyan ni Richard? Ba't hindi ka makakibo dahil totoo? Umamin ka na! Oo. Inaamin ko ako bumasag na salamin. Pero nagawa ko yun dahil meron masamang takasin si Richard. Sorry. Maniwala ka naman sa akin. Hindi lahat na nakikita mo kay Richard na maganda. Yun ang totoong pagkatao niya. Meron siya masamang balak sa'yo. Matagal ko ng plano to, Dennis. Ayoko masira to. Anong plano? Ang pagpapakasal ni Angelo kay Rosemary. Tulungan mo ako, Dennis. Di kami pwedeng iwan ni Rosemary. Unfair kay Rosemary ang iniisip mo. Eh, sa akin? Hindi ba unfair ang nangyayari sa akin? May pamilya akong tao. May mga plano ako sa buhay. Pero nasira ng cancer na to. Kailan ba naging patas ang laban ng buhay, Dennis? Alam mo, Marieta, may dahilan ng mga bagay-bagay na nangyari sa buhay natin. At yan ang dahilan kung bakit napunta sa poder namin si Rosemary. Hindi ko naman siya pinilit para tumira sa amin eh. Hindi ko naman kasalanan kung bakit nagulo ang buhay niya at kailangan niya magtago sa amin. Hindi mo ba nakikita, Dennis? Dinala siya sa amin ng Diyos. Alam ba ito ni Angelo? Oo. At hindi siya pumayag? Dahil hindi pa niya nakikita ang nakikita ko. Pag namatay ako, may iintindihan niya kung bakit ko ito ginagawa. Ano ka ba, Marieta? Buhay ka pa. Pero may taning na ang buhay ko. Nakikiusap ako si Dennis. Hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang taong mamamatay na. Pagbigyan mo naman ako, tulungan mo ko. At sana naman, huwag mo nang sabihin to kay Angelo. Please, Dennis, tulungan mo ko. Bakit talaga siya maintindihan, Nay? Baka naman may dahilan si Bart kung bakit ayaw niya pumunta sa bahay niya bukas. Sana nga, Nay, meron. Kaso wala, eh. Di kausapin mo siya ulit. Baka naman, mainit lang ang ulo nun. Para naman di mo kilala yung asawa mo. Yun na nga, Nay. Kilalang kilala ko siya. Alam ko na kapag nakausap ko na siya, wala rin mangyayari sa usapang yun. Nay, kayo nga tatanungin ko. Ano ba masama? Gusto ko lang naman makita ang mga magulang ko eh. Kayo, magulang kayo. Alam niyo naman kung siguro na nararamdaman nila ngayon. Ay, naku. Pasensyahan mo na lang si Bart, ha? Ay, alam mo naman minsan yung utak noon, mahirap basahin. Hindi ba yun naman ang ginagawa ko? Sobra-sobra nang pasensya eh. Nahirapan ka na ba? Nay, mahal na mahal ko si Bart. Lahat titiisin ko para sa kanya. Kaya lang sana balang araw, lahat ng paghihirap ko may mapuntahan. Sana balang araw matutunan niya akong mahalin. Nasisira
nasiraan ka na nga ng ulo. Rosario, hindi mo ako naiintindihan eh. Naiintindihan kita, Delio. Sinisiraan mo lahat ng tao sa paligid ko para makuha mo ko. Pero nagkakamali ka doon. Magkamatayan man tayo, magunaw man ang mundong to, kahit tayong dalawa na lang matira sa mundong to, hindi mangyayari ang iniisip mo. Rosario, maniwala ka sa akin, merong lihim na pagmamahal sa'yo si Richard. Kaya niya ginagawa lahat to. Gusto ko rin malaman mo na hindi ko gusto yung ginagawa mo. Kaya kung pwede, pwede lang layuan mo na ako. Sandali lang. Ano ba? Rosario, makinigit sa akin. Ang masamang palang sa'yo si Richard. Bitawan mo ko! Hoy! Rosario, maniwala ka naman sa akin! Hoy! Bitawan siya! Ulo ka ang ginagawa mo. Rosario, bakit? Ano? Saka ba? Kaya nakikialam dito? Eh, sinasaktan mo na si Rosario. Hindi pa ako makikialam. Huwag ka makikialam dito! Rosario, maniwala! Ano? Rosario, tumimasok ka dito! Huwag ka ba nakikialam? Huwag kang makikialam dito! Tulungan niyo naman ako! Tulungan niyo naman ako! Na mukha ko? Hindi ka magagarantee. Malalaman lang natin pag natanggal na yung benda sa mukha mo. Kailan ba tatanggalin? Well, it seems na tuyo na yung mga sugat. So, anytime, pwede na. Anytime? You mean tomorrow, pwede na? Hindi. Hindi naman. Pag nag-heal na yung mga stitches, pwede na. Alam mo, Angelo, excited na ako makita yung mukha. Gusto kong makita kung successful yung operasyon. Kung hindi ko nakalimutan yung pinag-aralan ko. Ikaw pa. Alam mo bang ikaw ang pinakamagaling na cosmetic surgeon dito sa buong Pilipinas? Sige, Rosario. Pumasok na kayo sa loob. Sino ba yun? May problema ba? Bakit hindi mo ako sinasagot? Wala kayong problema. Si Delio yun. Tagahanga ni Rosario. Ngayon, sinusundan siya kahit saan siya magpunta. Gagawin niya lahat para makuha si Rosario. Paano yung ginagawa mo? Nagsiselos ka? Hindi. Bakit? Bakit ba ako nagsiselos? Alam ko na lahat. Sinabi na sa akin ni Rosario na boyfriend ka niya. Huwag kang maglala. Tinutulungan ko lang siya. Hanggang doon lang. Oo. Oh, may talent ang girlfriend mo. Maganda ang boses niya. Nakakapanghinayang naman kung di natin mamamaximize ang kanyang talent. Malayo ang mararating niya, Daniel. Eh, paano ko nakasiguro? Matagal na ako sa industriyang to. Marami na akong singers na ginawa ng kanta. Ilan record producers na nakakausap ko. Nakikita ko kay Rosario ang hinahanap nila. Willing ako magpagod at magbigay ng panahon sa mga ganyang klaseng talento. Magpagod?
magbigay ng panahon. Eh, hindi ba ginagawa ng mga manliligaw? Parin, na-attack ka ba sa girlfriend ko? Oh, bakit wala akong kimbo? Bakit ayaw mo sagutin ang tanong ko? Ayoko ng pag-usapan to. Walang pupuntahan tong usapang to. Ay, ma'am. Bakit kayo nagluto? Sana si Vanessa sa kasi Inday? Hindi. Gusto ko ako magluto eh. Kasi gusto ko ang kakainin ng anak ko ngayon special. Anak? Si Rosario? Ha? Hindi. Sila Rosenda, tsaka si Bart dadating dito mamaya. Dito sila manananghalian. Alam mo, Jenki, ako talaga naglahandaan itong lahat eh. Ako na malengke, ako ngayon ang gagawa nito, ako magluluto. Gusto ko ako lahat. Pati nga magsiset ng table, gusto ko ako eh. Kala ko pa naman po, para kay Rosario. Kasi, nabalitaan niyo yung nangyari kagabi dun sa bar. Kala ko, gawin niyo yan para gumaan man yung loob niya. Ano? Bakit? Ano nangyari sa bar kagabi? Yung panya po, yung Delio, yung kubumuntot sa amin, daig pa yung aso. Naku, kagabi ho, nanggulo na. Nanggulo po dun sa bar. Eh, teka muna, ano nangyari? Ano, nasaktan ba siya? Ano nangyari kay Rosario? Eh, dili naman po nasaktan si Rosario. Kaya lang, maniwala kayo sa hindi. Si Melissa ang sumalba sa kanya. Naku, nagkaupakan ng kagabi. Naku, naombag nga yan si Melissa. Ang sabi niya ho sa amin, manood daw siya ng show. Pero tapos na yung kantahan, ang naubotan niya ay upakan na lang. Alam niya ba ito ni Juancho? Dili pa, ma'am. Sa inyo ko pala nakwento. Kailan naman dadating sila Rosenda ngayon pa nagkakagulo? Ano sinisilip-silip mo dyan? Andiyan ka pala. Eh, kanina pa ako nag-iintay sa'yo eh. Diba sasamahan kita sa palengke? Malalanta na yung mga gulay mo. Pasensya. Pasensya ka na. Masama kasi pakiramdam ko eh. Pakiramdam ba ang masama o ang loob mo? Asan ba asawa mo? Maaga kasi siyang umalis eh. Hindi ko tuloy namalayan kung saan nagpunta. Gusto mong puntahan? Di, pumunta ka. Magalit si Bart. Eh, alam mo na pala sagot dun eh. Kesa naman sa magmukmuka dito, maghanap tayo ng pera. Rosenda, hindi ka pa kakainin. Anong pagmumukmuk mo? Halika na, mag-base ka na. Punta na tayo sa palengke. Hintayin kita. Hindi ako titigil. Hanggat hindi ka napupunta sa akin. Akin ka lang, Rosario. Ibang tao na makikinabang sa'yo kundi ako! Ako na! Ako na! Ang ginagawa mo? Ano bang nangyayari sa'yo? Mas excited ka pa yata sa akin, Marietta. Siyempre naman, gusto kong maging masaya ka. Ikaw talaga. Alam mo, thank you talaga sa lahat ng tulong mo sa akin, ha. Kung may magagawa lang ako para makaganda sa lahat ng kapaitan niyo at ang pamilya mo, gagawin ko. Mahalin mo lang ang pamilya ko. Tama ng ganti yun sa pagtulong ko sa'yo. Ano ibig mo sabihin?
Pag wala na ako, dalaw-dalawin mo sila. Kaibiganin mo yung asawa at anak ko. Ganun lang. Marietta, pinag-usapan na natin to, di ba? At saka kahit naman nandito ka, gusto ko malaman mo na hindi na kailangan hilingin pa sa akin yun. Dahil kung sa kong gagawin yun. Sana nga sa bahay ka na tumira eh. Ano? Ano ba yung sinasabi mo? Marietta! Marietta! Not so far. Playing alone. Pasok! Hi. Pasensya ka na, naistorbo kita. Kumusta ka na? Okay na. Buti naman. O, sige. Lalabas na ako. Yun lang naman gusto lang kitang kumustahin. Melissa, sandali lang. Salamat sa ginawa mong pagtatanggol sa akin. Wala yun. Alam ko, Rosario, iniisip mo kung bakit kita tinulungan kagabi, no? Hindi naman. Kasi, alam ko din naman na masama ang tingin yung lahat sa akin sa bahay na to, eh. Pero, okay lang. Sanay na ako, eh, na iniisip niyo masama talaga ugali ko. Alam mo, Melissa, kung nagawa mong ipagtanggol ako, ibig sabihin nun, hindi ka masamang tao. May natitira pang kabutihan dyan sa loob mo. Salamat. Ang ibig kong sabihin kasi, sana lang makita ng mga tao yung mga pinapakita mo sa akin. Para malaman nila kung ano talaga ang tunay mo ugali. Thank you.